Hi guys! Welcome to my channel. Gagawa tayo ngayon ng Bento Bundle Cupcakes. As you have noticed, paulit-ulit lang yung music na ginagamit ko na to kasi kahit anong gawin ko, nasi CPR talaga ako. So today, I've decided na mag-voice over na lang din para may mabago naman sa pinakikinggan nyo, diba? So starting today, siguro kapag may oras, mag-voice over ako. Mag-share ako ng mga thoughts, mga aking views and opinions about kung ano-ano lang mga bagay-bagay na from my experience as a mom, as a wife, and as a baker, syempre, share natin. As I have stated before na kaya ko ginawa itong channel ko is to help other plain housewives na magkaroon ng ideas para magkaroon ng extra income. Alam niyo yun, iba kasi yung feeling, iba yung confidence kapag ka meron kang sariling kita. Diba? Ano nga ba ang take ko dun sa statement na asa ka lang sa asawa mo, ganto ganto ganyan, ganyan? Diba? Natural, sa asawa ko, alangan mo sa asawa mo. Gusto mo? Gusto mo yarn? Asa ako sa asawa mo? Joke lang yun. Oo, tama naman. Alam mo sa asawa niya, di ba? Siyempre sa asawa mo. Pero seryosohan ha, ang mayaman lang yun, yung mga ganong klaseng sagot. Totoo naman na kapag malaki ang kita ng asawa mo, meron kayong mga maids, meron kayong mga, maraming kayong mga ari-arian, meron kayong mga funds, meron kayong maraming, business, o meron kayong mga pinagkakitaan pa. Pwede ikatwiran yun. Pero sa mga katulad kong just lang ang estado ng ating buhay, mag-isipin tayo. Hindi pwede. Hindi pwedeng tumunganga. Hindi pwedeng umasa. Dahil napakaraming what if. Walang permanente dito sa mundo. What if nawalan siya ng trabaho? What if short ang kita? What if nagkasakit siya? Paano na? Paano kayo kakain? Paano na yung mga anak mo? Diba? Kaya kailangan magsikap. Magtulungan para makaahon. Kasali ako sa mga groups ng mga mamis dito sa Pilipinas, and everyone is sharing about their experiences. Iba-iba. Makikita mo doon na maraming mga kababaihan na hirap na hirap. Alam mo yon na minsan, yung iba nasasaktan na, minsan ganito, ganyan, ganyan. Pero hindi makabitaw-bitaw. Hindi makabitaw-bitaw. Kasi maski pamasahe, paalis, kung gusto niya lumayas, wala. Eh, paano na? Paano na niya bibit-bitin pa yung mga anak niya, di ba? Kaya, yan ang pinaka-pinupunto ko. Kailangan tayong mga babae, kaya natin manindigan. Kailangan itanim natin sa utak natin na mabubuhay ako. Mabubuhay ako kahit wala ka. Yung parang ganun ba? Pero hindi ko naman sinabi sirain nyo yung pamilya nyo, ha? Agoy kayo. Ay. Ang point ko lang, iba ang confidence pag may sarili kang kita. Iba. Take it from me. I've been there and I've been through a lot this past few months. At taas noo kong masasabing na kaya ko. Kung nakakaya ng iba, ba't hindi mo? Diba? Kaya mo rin. Diskarte lang. Sana itong mga videos ng cakes na mga ginagawa ko, sana makatulong sa inyo. Alam kong mga mga simple-simple lang yung ginagawa ko kasi hindi talaga ako gumagawa ng fondant cakes. Pero sana makatulong sa inyo kasi totoo lang, napakalaking tulong nito sa buhay ko, sa buhay ng mga anak ko. Itong munti kong hanap buhay na to, sobra.
Sa loob ng 8 years, kasama na yung mga pag-practice-practice ko doon ha, nung mga, syempre nung nagsisimula pa lang. 8 years, medyo marami-rami na rin siyang naipundaras. Pero mostly, yung mga kagamitan ko lang din sa baking. Mga oven, mga mixers, kasi yun ang pinaka-importante sa hanap buhay kong toy. Kaya yun yung inuuna ko. Napag-aaral ko yung mga anak ko. Dalawa naka-private. Medyo napakatindi lang ng pinagdaanan ko. Starting nung pandemic. Kaya hindi ako masyadong makagalaw. Hindi ganun kalaki yung kita. Marami lang. But not all the time ay maraming order. Dadating at dadating ang panahon na matumal. And that's okay. Ang importante, huwag kang tumigil, huwag kang sumuko. Tuloy lang. Ganyan ang buhay. So, yun na lang muna guys. See you again next time. Thank you, thank you, thank you so much for all your love and support. Thank you so much and God bless. Take care always, everyone.